Nakita naman na natin kabatang na si Chuck no ay wala na nga talaga sa lineup ng Omega ngayon na kung saan ito nga ay magpapahinga lamang muna di umano sa pro scene. Pero may mga bagay na nagpapa-overthink sa marami na paano kung napunta pala siya sa ibang koponan lalong-lalo na sa team na Blacklist International. Pero uunahan na kita kabatang dahil mismong ako ay napanood ko na naman talaga ang sinabi ni MTB patungkol sa balitang paglipat nga di umano ni Chuck no na kung saan ito ay nilinaw niya na walang Chuck Mamba sa kanilang lineup. Pero bakit tila pilit pa rin ipinipilit ang pangalan ni Chuck no sa Blacklist? Pero dahil nandito ka na rin naman sa ating channel, baka pwede mo naman akong suportahan na maabot ang pangarap kong 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, okay na naman kasi ang lahat at naniniwala na halos 90% ng mga tao na wala namang Chuck no sa Blacklist. Pero tila may iilan o may 10% pa rin umaasa na si Chuck Mamba ay siyang lalaro o mapupunta pa rin talaga sa team na ito. Si Chuck no ay naiispatan na nga ng marami sa ibang lugar na ito nga di umano ay nagbabakasyon kasama si Ribo at sa katunayan nahihiling sa Drag Racing ngayon si Idol na lalong naging kasagutan para sa katanungan na siya ba ay nasa Blacklist. Kumbaga, syempre, kung nasa Blacklist nga naman siya, bakit tamang bakasyon lamang si Idol samantalang ilang araw na lang umpisa na ng MPL Season 11. Sa madaling salita, wala naman talaga si Chuck no sa lineup ng Blacklist at kahit ako 101% ang pakiramdam ko na hindi talaga siya kasama sa MPL S11 lineup. Halos mamatay na nga ang issue o usaping Blacklist Chuck no dahil sa mga ebidensya na siya ay tamang bakasyon lamang. Pero muli na naman ngang nag-iinit ang usaping ito ngayon nang dahil sa lumalabas na naman ng mga balita. Unahin natin kabatangang balita patungkol sa roster reveal nitong Blacklist na kung saan ayon nga sa kanila, yung MBL team nila ay ilalabas sa February 9 samantalang ang MPL team naman nila ay ilalabas sa February 11. Sa madaling salita, mayroon pa tayong 5 days para mag-overthink ng malala at madala sa mga pambabaliw na ginagawa ng Blacklist sa atin ngayon. Ngalawa, nag-post rin nga ang isang Tier 1 member, si Arthur Perez, na kung saan may caption nga ito na no one is ready for this. At sa kanyang isinare na larawan ay may nakalagay rin nga na Black MPL S11 roster. Photoshoot, kilala ko na buong roster. Di kayo makakapaniwala. Hashtag break the code to hashtag break the internet. Doon pa lang sa hashtag na kanyang ginamit ay malalaman na agad natin na ang pinakadahilan ng lahat ng ito ay nagsisilbing marketing ng team na Blacklist. Sa mga hindi nakakaalamang Blacklist kasi ang nangungunang koponan na pinakapinag-uusapan ng marami dito sa Pinas at ang VYS rin ang nagmamayari ng most visited profile sa Liquipedia na ibig sabihin minamaximize lamang nila malamang ang advantage ng team nila ngayong season. Pero tandaan na rin natin na yung hashtag nila na break the internet ay talagang magkakatotoo namang talaga kung lang ha, si Chuck no ang siyang magiging isa sa membro ng Blacklist, talagang wasak ang internet ng lahat. Bukod kay Archer ay isa rin sa nagpapabaliw sa mga tao ngayon ay ang deleted post di umano ni Midnight at uunahin ko na kayo. Kahit ako ay hindi ko rin naman talaga inabutan ang sinasabi nilang dinelete ng taong ito pero ayon sa kanila, ang nasabing post ni Midnight ay may caption na Blacklist at Ahas. Kaya naman dito na rin nag-isip na naman ng mga kabatang natin na baka si Chuck no na naman ito dahil nga alam naman natin na ang pag-caption ng Black at Snake ay nangangahulugan ng Black Mamba at hindi na natin kailangan pang palawakin ang explanation dito. Pero kung totoo nga itong naging post ni Midnight, abay mapapatanong ka na naman sa sarili mo, nasa Blacklist ba talaga si Chuck no? Ano ba talaga ang totoo? Overthink, malala.
Pero kilala kasi natin si Midnight na parati yung may pachismis sa lahat. Pero yung i-delete niya ang kanyang post, abay parang may laman. Yata ito na hindi siya ang dapat maglabas. Hindi ba't binasag na nga ni MTV ang balitang ito na si Chacno ay wala nga di umano sa lineup nila sa MPLS 11? Pero balikan natin ang mga sinabi ni MTV at ni Zapno. Sa sinabi ni Zapno, unang-una ayon sa kanya, maglalaro pa rin naman si Chacno ngayong taon, pero posibleng sa ibang team na siya maglaro. Tandaan mo kabatang yung mga keywords na ngayong taon at sa ibang team, okay? Dahil pumunta muna tayo kay MTB at sa kanyang naging komento, dahil ayon naman kay MTB, wala o hindi nga di umano kasali si Chacno sa lineup ng Blacklist ngayong MPL S11. Tandaan mo ulit yung keywords na ngayong MPL S11, okay? Dito na papasok ang kailangan mong i-overthink ngayon kabatang. Posible kasing nasa blacklist na talaga si Chacno. Kaso hindi siya lalaro ngayong MPLS 11 dahil ibibigay na munang pahinga ito para sa kanila ng blacklist. Paano kung totoo na nasa BL na si Chacno pero nag-request lamang yung tao na kung pwede mo nang ibigay sa kanya ang season na ito tapos babalik sila ni na Oheb, Haji at kasama na si Chacno? Paano kung yung sinabi ni Zapno na ngayong taon ay lalaro siya pero sa ibang koponan na dahil nga hindi siya lalaro sa MPLS 11 pero sa MPLS 12 pala siya babalik para naman sa team na blacklist? At paano rin kung yung sinabi ni MTB ay totoo namang talaga na walang Chacno sa MPLS 11 lineup dahil nga sa MPLS 12 lineup pa siya isasama ng blacklist? Overthink na naman, malala. Isa mo pa ang tweet nitong si Miko Phobia na kung saan nagtatanong rin nga siya na mapapansin mong alam naman niya kung saan. Pero nais niya lang rin bigyan lalo ng isipin ang mga tao dahil ayon nga sa kanya saan kaya si Chacno. Siyempre napakadali lang kasing sabihin ni Zapno sa kanyang vlog noong nakaraan na magpapahinga si Chacno at doon lamang ay titigil na siya. Pero dinugtungan pa nga niya ito ng mga salitang maglalaro pa siya ngayong taon pero sa ibang koponan na nga. Okay naman na sana kami blacklist pero sana huwag niyo kaming paasahin ng tuluyan dahil alam naman ng lahat kung gaano karami ang sumusuporta kay Chacno. At siyempre kung siya ay mapupunta pa sa blacklist, nako po, wasak talaga malala. Ano nga kung nagkaroon ng kasunduan ng VYs at ng MV3 na sila ang lalaro ngayon tapos magpapahinga sila sa MPL S12 tapos dito na papasok si Chacno? Isipin mo, Oheb, Edward, Haji, Chacno at yung Rindo, abay sa tingin ko sobrang kaabang-abang ang lineup na ito dahil matatawag nating solid talaga sila at isamo pa yung pagiging agresibo nitong si Rindo. Pero sa lahat ng ating napag-usapan ngayon, hindi pa rin talaga malabo kabatang na magkatotoo nga itong blacklist Chacno dahil malamang sa alamang ang goal rito ay hindi lang ang magkampiyon kundi ang tinatawag nilang business. Ngayon pa nga lang na wala pang Chacno ay sobrang lakas na ng mga sponsor nitong blacklist, abay paano na lang kung madagdagan pa sila ng isang membro na alam naman nating malakas rin sa masa, idagdag mo pa si Rene J. Ganon pa man, 5 araw na lang naman ang ating aantayin at malalaman na natin ang kanilang final na lineup. Pero isa lang ang masisiguro ko, yung main 5 nila ay ang VYs, Rene J o Edward, Super Red at Yue. At ang panghuli, nagpakita rin si Wise ng clue sa kanyang vlog na kung saan may pakamay, reveal pa ang kuya mo. At kayo na lang ang bahalang humusga kung sino nga ba ang mga players na ito. Pero hinay-hinay sa pag-overthink, masama yan, okay? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa nakakabaliw na pangbabaliw ng blacklist sa usaping blacklist Chacno. Magkatotoo nga ba? Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.